Naubos ni Yaren yung kiwi. Favorite niya talaga yun. Para talaga siyang si Gunner. Ngayon, gumawa na tayo ng fries para partner ng patty. Kofte kasi tawag nila dyan eh. Nakalimutan ko na yun sa English. But I think patty. Guys, excited na ako. Tatlong araw din kami hindi magkasama ni Gunner. Okay na pala yung mga pagkain. Naluto ko na. Tapos na ako doon, tapos na ako maglinis, okay na lahat. Siya na lang yung inaantay ko. And nag-message siya kanina, 20 minutes na lang daw, nandito na siya. Siguro mga, kanina pa yon, so siguro mga 5 minutes, nandito na siya. And I'm so excited. Nakalimutan ko na kung itsura niya, child. Where is Yaren? Ah, peekaboo! Ay, thank you! Thank you! Thank you. You're so cute. Come over here. Yaren, come over here. What is that? Oh, for massage? For massage? Thank you. You want massage? Ah, minamasahin yung pa ako. Minamasahin pa ako. Minamasahin yung pa ako. Thank you. Thank you. Ah, Baba! Baba!
Magpaano niyaren? Ayaw magpa. You don't miss your baba? Okay, Gunnar, you go outside na. You go now. Because Yaren don't miss you. Very good. You miss Baba? Huh? Good? Ayos, nandito na si Gunnar. Ang saya-saya ko, nandito na siya. Mag-prepare lang ako ng pagkain kasi gutom na daw siya. Guys, kinakabahan ako. Galit na galit si Gunnar. Well, hindi naman galit na galit. Galit na galit. Kasi, nung bago siya umalis, na hindi ko na maalala kung kailan yun. Basta, sinend ko yung mga picture namin dalawa sa cellphone ko. Kasi yung picture namin nandun sa cellphone niya. And then, yung mga picture ko doon, nandun din sa cellphone niya. Kaya, sinend ko dito sa cellphone ko. Kasi nga sabi ko, ipopost ko yun sa YesStyle. Tapos, edi sinend ko na lahat. Wala lang sa akin yun. And then, kanila lang nakita ni Gunnar na yung mga pictures, doon ko pala nasend sa supervisor niya. Hala, galit na galit siya. Sabi niya, baby, sabi niya, bakit mo sinendo? Sabi ko, hindi ko alam na doon pala yan sa supervisor mo. Akala ko number ko yan. Tapos ngayon, ang ginawa niya, umakyat siya doon, kukunin niya yung cellphone. Buburay niya yung mga picture namin doon. Well, wala namang masama doon sa picture namin. Ano lang naman yun, normal na picture lang namin, nasa labas lang kami. Ayun lang kasi ni Gunnar nang nakikita yung mga, nakikita ng ibang tao yung mga picture namin. Wala namang masama doon. Wala naman, hindi naman ako kinakaba na baka may bold picture kami doon. Wala naman, hindi naman kami nagaganon. Ano yun, yung nandun kami sa labas, nagmodel-model ako. Tapos, kaming dalawa. And then, ayun lang. Ayaw niya yun, galit na galit siya. First time ko, guys. First time ko na nagalit sa akin si Gunnar, guys. Hindi talaga yun siya nagagalit. Ito lang, kanina lang, talagang galit siya talaga. Sabi niya, alam mong ayaw kong nakikita ng ibang tao yung picture mo? Sinend ko pa daw talaga. First time ko yun, guys. Sa 3 years namin, ngayon ko lang siya nakitang nagalit talaga. What do you want to know? Grabe kaya ngayon. Sabi ko, baby, bakit kukunin mo yung cellphone ng chef mo? Paano mo malaman na, na mabuti ipapahiram sa'yo yun, di ba? Talagang buburahin, talagang pupuntahan niya talaga yung supervisor nila para burahin yung pictures niya. Good luck kung ipahiram sa kanya. Grabe, ano na bang nangyari sa akin? First time to, guys, ha? This is the first time. It's already 12:17 na ng gabi. Madaling araw na siguro. Yeah. And tulog na yung mag-ama ko. As you guys can see, yung mata ko medyo swollen. Kadahilanan na rin na nag-allergic na naman ako ngayon. May allergies na naman ako. And then, umiyak din ako, guys. Update ko, diba? Diba kanina, nakwento ko sa inyo na at dito ako sa kusina kasi gusto kong kumain ng Oreo. Tapos, isasosow ko sa condense. But anyway, ayun nga. Diba, sinabihan ko kayo kanina na galit na galit si Gunnar. Sa mag-aapat na taon namin magka-relasyon ni Gunnar, first time, as in, ngayon ko lang siya nakita. At ngayon lang siya nagalit sa akin na galit talaga. Alam mo yun? As in talagang nagulat ako. Kumakain kasi kami. Nung patapos na siyang kumain, kinuha niya yung phone niya. Tapos may isend nga siyang picture dun sa supervisor niya. Pagkasend niya, napansin niya na may mga picture ako doon. Tapos sabi niya, tumaas yung boses niya. Nagulat ako. Hindi yan tumataas ang boses, guys, ha? Hindi yan talaga siya tumataas ng boses. Hindi na ako nakakain ng Oreo. Senda na lang ako. So, hindi talaga siya tumataas ng boses. Kanina lang. Tapos, nagulat ako. Sabi ko, what? Tapos, ako kinakabahan na. Sabi ko, iniisip ko, baka may naisend akong hindi appropriate. Alam mo, pero wala naman yun. Hindi naman kami, baka iniisip nyo may mga kababalaghan kami, mga picture or video. Wala naman kaming ganun. Tapos, ako kinabahan ako. Sabi ko, ano yung nasend ko? Sabi niya, bakit mo sinend tong mga picture mo dito sa supervisor ko? Sabi ko, what? Sabi niya, ito, sabi ko. Tapos pagkatingin ko, nagulat ako. Apat na picture ko, nasa market. Ako yun. Single lang, ako lang. Solo photo. Nasa market. Kasi nagpa-picture ako doon. Sabi ko, baby, picturean mo ko. Kasi nga, isa-send ko sa YesStyle. Nag-scroll doon ako. Pagkita ako, nandun yung picture naming dalawa ni Gunnar. Nakayakap lang ako kay Gunnar. Wala namang mali siya yun. Normal photo. Nakayakap ako kay Gunnar. Tapos,
siguro mga limang ganon, iba't iba, iba't ibang picture. Nakayakap lang ako, tapos nakaganon lang ako, nakatingin ako sa kanya, nakatingin, mga ganong photo lang. Tapos yung mga bandang huli, kasama na si Yaren, tapos may video ako, yung vlog ko, na isend ko rin doon. Tapos sabi niya sa akin, eh di tumayo na siya, nag-walk out na siya, nanigarilyo siya doon sa may balcony, sa may harapan. Tapos sabi ko sa kanya, akala ko wala lang sa kanya. And then, pinuntahan ko siya, sabi ko, baby, sabi ko, ano na, are you okay? Sabi niya, pupunta daw siya sa taas, buburahin niya yung picture dun sa supervisor niya, kukunin niya yung cellphone. Ay, hihiramin niya yung cellphone, tapos buburahin niya yung picture. Tapos sabi ko, okay lang ba yun? Sabi niya, buburahin niya daw no matter what. Tapos, edi ako, wala naman ako, isi-isi lang sabi ko, oh, it's just a photo, wala namang problema dun sa picture. Sabi ko, ang ganda nga nung picture eh, kasi parang akong model, ganun-ganun. Ay, ganun pa yung nasa isipan ko ah. Sabi ko, para naman akong model doon, wala naman. Tapos yung kaming dalawa naman, ang sweet nga nung picture namin na yun eh. So ako, wala lang ako. Pagkadating niya, galit na galit talaga siya. Galit na naman siya. Sabi niya, wala din yung supervisor ko. Wala doon, ganyan. Hindi ko mabuksan yung unit niya. Ganyan. Sabi ko, puntahan mo kasi yung supervisor niya lagi nasa bar. Sabi ko, puntahan mo, hiramin mo yung susi. Sabi niya, o pag hiniram po yung susi, ganyan-ganyan, ang dami niya sinasabi. Sabi niya, alam mo na nga ayaw kong makita ng ibang tao yung picture mo. Nag-send ka pa ng picture. Sabi ko, hindi ko kasalanan, hindi ko alam na supervisor mo pala yun. Akala ko number ko yun. Kasi walang name yung supervisor niya. And yung cellphone number ko doon, wala ding name. So, feeling, akala ko, parang namarikmata siguro ako nung sinend ko yun, akala ko, ako yun. I think I have video pa, hindi ko lang alam kung nakuhanan ko ng video. Lumapit siya kay Yari, laro-laro niya si Yari. Eh, di ba may gift ako sa kanya? Tapos, sabi ko sa kanya, baby, I have gift for you. Akala ko na lumipas na yung galit niya. Sabi ko, baby, I have gifts for you. Tapos sabi niya, baby, please. Ganun yung salita niya, sabi niya, baby, please. Sabi niya, turn off the camera, sabi niya sa akin, turn off the camera. Tapos sabi niya, sabi ko, okay, I will turn up the camera. Sabi niya, alam mo, galit ako, tapos ganyan ka pa, sabi niya sa akin. Parang hindi ko daw siya sinasamahan sa, alam mo yun, parang hindi ko daw siya kinocomfort or something ganun. Tapos ako, nag-walk out din ako. Eh, alam niya, pag nag-walk out ako, iiyak talaga ako. So, yung nag-walk out ako, niyakap niya akong ganun. Tumulo na yung luha ko, iyak na ako ng iyak, sabi ko sa kanya. Tapos niyakap niya ako, sabi niya, tapos si Yaren, umiyak na din, natarantan. Ganyan siya guys, pag ako umiyak, natataranta talaga yan siya. Tapos umiyak pa si Yaren, so talagang tarantan-taranta na siya. Umiiyak si Yaren doon, tapos niyakap niya ako. Tapos sabi ko, bitawan mo ako, nasasaktan ako, sabi ko. Sabi niya, hindi kita bibitawan, sabi niya, hindi kita bibitawan. Hindi kita bibitawan, yakapin mo ako, sabi niya sa akin. Hindi ko talaga siya naiyakap. Pag galit ako, guys, galit talaga ako eh. Sabi ko, bitawan mo ako, sabi ko, pupunta ako ng kwarto. Nabubulbul pa ako, sabi ko, bitawan mo ako, sabi ko, gagawan kita ng kape. Sabi ko, ay, pupunta pala ako sa kwarto. Nabubulbul pa ako. And then, pumunta na ako sa kwarto. Binigyan niya muna ng laruan si Yaren para tumahimik. So, niyakap, pumunta na siya ng kwarto. Ginanong ganun niya ako, nakatalikod ako, sabi niya, baby, please, sa 3 days akong wala dito, miss na kita. Tapos, wag ka naman ganyan sa akin, sabi niya. And, alam mo, ngayon lang ako nagalit, tapos, sinabayan mo pa yung galit ko, sabi ko. Hindi ako nagsasalita, pag galit ako, hindi ako nagsasalita talaga, guys. Tapos, naawa ba ako, siguro mga 20 minutes na siya nagaganon. Tapos, naawa ako, sabi niya, yakapin mo naman ako, baby, sabi niya, yakapin mo naman ako. Tapos naiyak ako. Sabi niya, yakapin mo naman ako. Hindi ko siya niyayakap. Tinuha niya yung kamay ko. Pinayakap niya sa kanya. Tapos sabi niya, baby, sabi niya, kaya ako nagalit kanina kasi alam mo namang nagsiselos ako pag may ibang taong nakakakita ng picture mo. Alam mo naman yun, diba? Sabi niya. Tapos, mag-isa ka pa doon. Tapos, may picture pa tayo doon. Sabi niya, anong mararamdaman ko? Masasaktan ako kasi may ibang lalaki nakakita sa'yo. Sabi ko sa isip-isip ako, Diyos ko po, ano lang ba yung picture na yun? I'm gonna put the picture here. Pero big deal na pala sa kanya yun. Sabi niya pa nga sa akin, you should be thankful. You should be thankful kasi
yung ibang lalaki walang pakialam sa kung anong nangyayari sa asawa nila kung makita man ng ibang lalaki yung legs nila or yung katawan nila. You should be thankful kasi ako hindi ako ganun. Hindi ko hinahayaan na yung ibang tao makita yung katawan mo or makita ka. Eh di, ang lola nyo na alam ko naman yun. Unang-una pa lang alam ko na yun, 'di ba nga I made a video about it na hindi talaga kami naglalagay ng any picture sa Facebook. Meron man pero isang piraso, dalawang piraso lang. Kasi ganun talaga si Gunner. Ayaw niyang nakikita ako ng mga friends niya. Ayaw niya yan, guys. Ayaw niya nakikita ako or mga kamag-anak niya. Ayaw niya yan. So, ano naman yun? Understood naman yun. Ang sa akin lang, sabi ko sa kanya kanina, baby, hindi ko talaga alam na supervisor mo yun. Akala ko number mo yun. I mean, akala ko number ko yun. So, ayun. Nagkaayos na kami, ganyan. Okay na kami. Tapos sabi niya mamaya-maya, baby, sabi niya, huwag kang umiiyak. Sabi niya, pag umiiyak ka, nasasaktan ako. Luha siya. Sabi ko sa sarili ko, oo nga, totoo nga talaga yun, guys. Pag ako umiiyak, or teary-eyes ako, yung may mga paluhan na ako, taranta na talaga yan. Yung taranta na, alam mo yun, hindi niya alam kung anong gagawin niya, yayakapin niya ba ako, or alam mo yun, feeling, sinisisi niya yung sarili niya, na siya yung dahilan kung bakit ako umiiyak, which is hindi naman. Kasalanan ko naman yun. So, sabi ko, sorry, nag-sorry ako, sabi ko, sorry talaga, baby. Sabi niya sa akin, intindihin ko daw siya kung bakit ganun na lang daw yung galit niya. Kaya, ayun, guys, that was the first time. Hindi ko makakalimutan tong araw na to. Sa mag-aapat na taon namin magka-relasyon, ngayon lang talaga siya nagalit sa akin. Di ba nga kung yung kwento ko pa sa inyo, sabi ko, paano ba magalit si Gunner? Hindi ko pa siya nakikita magalit. Pero ngayon, alam ko na kung paano siya magalit. So, ayun na. Lesson learned. Habi niya sa akin, lesson learned, baby. Pag magsisend ka ng picture, tignan mo muna yung conversation, kung conversation ba natin yun, tsaka ka mag-send. Pag hindi natin conversation yun, edi wag ka mag-send. So, sabi ko, okay, ganyan na lang. So, yeah. I guess I'm gonna end the vlog here. Kakainin ko na tong Oreo. Anong oras na? 12:28 na. And matutulog na ako. Grabe tong araw na to. Ang saya ko. Ang saya din niya. Kasi nakita na kami. And then, dahil lang doon sa picture. Well, hindi siya lang. Para sa akin ha. Para sa akin lang siya. Pero para sa kanya, big deal pala yun. Please do follow me on Instagram and Facebook. It's Filipina Living in Turkey. And please don't forget to subscribe, comment down below, any suggestion, any opinion, but if you're in marami na mas mantawa, di sa buong mundo, marami ng negative, huwag na tayo.